May lalaki sa Marikina City umakyat sa poste ng kuryente, pagkatapos tumulay-tulay pa sa kable. Ano kaya ang dahilan at nagawa niya ito? Nagkabuhol-buhol ang traffic sa bahaging ito ng Barangay Kalumpang sa Marikina City. Umaga nito lang Martes, ang kalsada na puno ng mga nakaantabay na fire truck at ambulansya. Umakyat pa! Isang lalaki kasi ang bigla na lang daw umakyat sa poste ng kuryente na ang taas 180 feet, sintaas ng 15-story building. Bilis na, bumaba ka na. Ang lalaki tumulay-tulay sa kawad. Grabe ito, Spider-Man ng Pilipinas. Humiga at niyakap pa ang poste. Napaka-delikado nun. Yung chances ng mahulog siya, napakataas. At yung chances lalo ng makuryente siya, mas mataas dahil high tension wire industrial transmission line yung inakyat niya. Kahit pa pinakiusapan siya ng mga otoridad na bumaba na, hindi siya natinag. Ang pakikipag-usap o negosasyon sa kanya, umabot ng mahigit 24 oras. Napapagod na din yan. Sino ang lalaking ito? At ano ang nagtulak sa kanya para umakyat sa tore ng kuryente? Una-una, nakaperwisyo siya. Tsaka napakadelikado ang ginawa niya. Gumamit talaga siya kasi hindi siya natatakot, hindi siya nalululay. Mukhang nalipasan ng gutom. Mukhang tumakas siya sa kanila. Palagay ko eh, na-depress yun eh. Pasado alas 9 ng umaga nitong Martes. Meron daw pong kainainalang tao ang pumasok sa isang abandonadong car wash po. Pagdating ng mga tanod natin sa area, eh bigla po siyang tumakbo ng mabilis. Kakahablot, nahubaran siya. Sunod daw itong umakyat sa bubungan ng car wash. At mula roon, umakyat na sa kalapit na poste ng kuryente. Doon kasi sa poste, parang tinutungtungan ng mga lineman. Yun siguro yung ginamit niya, paakyat. Tumutuloy na po siya dun sa mga wire. Grabe ito, Spider-Man ng Pilipinas. Agad rumisponde ang Bureau of Fire Protection. Naging protocol po natin na patayin po yung kuryente para po sa kaligtasan po ng tao na umakyat sa kaligtasan din po ng rescuer natin. Angat ng posting bakal na yung pinaglipatan niya. Ang dami nang kumakausap sa kanya eh. Umakyat pa! Pasado alas 8 na ng gabi o halos 12 oras na mula nung umakyat sa poste ang lalaki, hindi pa rin ito nakumbinsing bumaba. Napapagod na din yan. Ang kuha sa insidente, mabilis na kumalat online. Hanggang napanood ito ng taga-Antipolo na si Aida. Nung una, hindi ko siya masyadong namumukhaan. Pero nung titigan niya ito ng mabuti. Pero sa mga galawan niya po, kilalang kilala ko na parang yung kapatid ko nga po yun. Ang kapatid na tinutukoy ni Aida, ang kanilang bunso na itago natin sa pangalang Noel. Kinakabahan na po ako, sir. Hindi na po ako nakatulong magdamag. Kinabukasan, ang isa pang kapatid ni Aida na si Marlon, agad bumiyahe pa Marikina para puntahan ang kanyang kapatid na nung mga oras na yon, bumibilang na ng 22 oras na nasa itaas ng poste. Nataranta na kami na ganong kataas pala yun yung inakyat niya. Si Marlon, sinubukang pakiusapan ng kapatid. Baba na tayo kasi pag di ka bumaba dyan, papahama ka talaga dyan. Nahawakan ko siya eh. Parang natatakot lang talaga siya na saktan siya. Sumunod po ako kasi hindi po ako mapakali dito sa bahay eh. Tinanong ko po yung kapatid ko kung kilala niya ba ako. Nakilala naman po ako. Mag-aalas 3 na ng hapon, si Noel may pakiusap sa mga kapatid. Sabi niya, gusto niya daw si Aaron yung kasama ko na umakyat sa taas. Si Aaron, pamangkin ni Noel. Sobrang close po talaga namin. Sinesenya niya po talaga ako na umakyat ako. Bigyan ko rin daw po siya ng tubig, yung malamig na malamig. Si Aaron nga kaya ang susi para makababa mula sa tuktok ng poste ang kanyang tiyuhin?
Samantala, magtatatlumpung oras na o lagpas isang araw na. Pero si Noel, hindi pa rin nakakababa sa poste ng kuryente. Ang mga rescuer, muli siyang inakyat. Nakong papababa na rin kaya nila sa wakas mula sa poste si Noel. Ang pagpapatuloy sa pigil hiningang rescue operation. Walang bibitaw, walang bibitaw. Susunod na. Mga residente ng Barangay Kalumpang sa Marikina City, nagkagulo nito lang nakaraang linggo nung ang isang dayo na itago natin sa pangalang Noel, mahigit isang araw nang hindi bumababa sa inakyat nitong napakataas na poste ng kuryente. Doon pa rin eh, no? Ayan, as of now. Spider-Man ng Pilipinas. Pasado alas 3 na ng hapon o halos 30 oras na mula nung umakyat sa poste si Noel, ang mga kawani ng BFP o ng Bureau of Fire Protection at ng DRRMO ng Marikina City muling pinakiusapan ng lalaki. Kasama na nila noon ang kapatid ni Noel na si Marlon at ang pamangkin nitong si Aaron. Ayon kay Marlon, nakatira si Noel sa kanyang puder sa San Mateo, Rizal. Mabait yun. Ang hilig lang nun, laro ng basketball. Nung pandemic nga, napadalan pa ng pera. Pagkagaling niya po sa trabaho, sa kabilang ilog, nagpukulekta pa po yun ng mga kanin baboy, pagkain ng alaga niya. Meron din daw ito noong naging live-in partner na nagdalang tao. 5 years na yata. Pero nung nasa 7th buwan na raw ito ng pagbubuntis, nakunan. Tama na sabi, Jenny! Basta ka dito! Na-stress na po siya. Hindi ka na nakakapasok ng trabaho mo! Simula lang yung naging ganun yung sarili niya nung naghiwalay na sila ng asawa niya. Kalaunan, si Noel nalulong sa bawal na gamot. Nung nagpunta po siya dito sa akin kasi payat na po siya at saka madungis na po. Yung mga binabaklas niya, yung walang mga nakatira, kinakalakal niya. Daming reklamo sa kanya. Hanggang siya'y naging palaboy. Hindi po ako nagkulang bilang kapatid niya ng pangaral. Sunod na lang nilang nabalitaan, nasa tuktok na ito ng poste ng kuryente. Doon pa rin eh, no? Ayan, as of now. Nung mga oras na yon, si Noel masinsinang kinausap ng kapatid at ng kanyang pamangkin. At makalipas ang halos 30 oras. Nakong walang bibitaw! Walang bibitaw! Baba! Baba agad! Kung wala pa yung crisis responders and kung sino yung available na mag-negotiate doon, they should approach him in a calm manner. Reassure that person na magiging safe pa rin siya para ma-engage siya at mapababa. Ang intention talaga is sagupin siya, makuha siya ng buhay. Right after na ma-secure natin siya, dinala natin sa pinakamalapit na ospital. Meron siyang abrasion sa left leg, saka doon sa base ng right toe. Mukhang okay pa naman siya at that time. Ang drug addiction, ito ay isang widely known na chronic disorder. Binabago kasi nito ang utak. Yung changes na yon, pwedeng mag-cause ng effect sa decision making, sa learning, sa memory, and lalo na sa behavior. Sa ngayon, patuloy pa rin siyang minomonitor ng psychiatrist. Una-una po, humingi po ako ng dispensa sa nagawang perwisyo ng kapatid ko. Alam ko po na wala naman siya sa tamang pag-iisip. Yung mga nalulong sa bisyo, biktima lang po sila, sir. Nung nasa taas ako, gusto kong abutin yung kamay niya, mahawakan siya. Maramdaman niya, sir, yung pagmamahal. Ihingi po sana kami ng tulong sa kanila kung para matulungan yung kapatid namin na marihab. Siyempre, mahal talaga.
Kasi... Ako na rin kasi yung bumuhay din eh. Huwag kang mag-alala, andito lang kami. Tutulungan ka namin. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.